Good morning, everybody! Ngayong araw po ito, ang lulutuin po natin ay ang kinataang laing. Simpleng ulam po pero napakasarap. Umpisahan na po natin. Ito po ang ating mga sangkap. Kailangan po natin ng taro leaves. Isa lang pong pack ang gagamitin po natin. Maglalagay po tayo ng fats ng pork. Gayon din po ng laman ng pork. Ang ating pong ginger, onion, salt, garlic, ang ating pong chili o labuyo, coconut milk at ang ating pong bagoong. Umpisahan na po natin. Mainit na po ang ating pan. Lagyan po natin ng cooking oil. Sunod na po natin ilagay ang taba ng baboy. Ganon din po ang ating pork. Ipa-fry po natin ang ating pong pork. Naglagay po ako ng fats ng pork o ang taba ng baboy para po mas maging malasa ang ating ginataang laing. Mas masarap po kasi ang meron pong taba ng pork o yung pong mantika ng ating baboy pag po magluluto kayo ng ginataang laing. So yan po, ipapray lang po natin hanggang sa maging golden brown po ang ating pork. Mas masarap po kasi na ang pork natin ay golden brown or ito-toasted po natin para po mas lumabas po yung kanyang mantika. So i-cover po natin. Wait po natin for few minutes. Yan po. Haluin lang po natin para po hindi siya manikit. Ayan po. Iko-cover pa ulit natin para po mas mabilis po siyang matoasted or matusta. After po ng few minutes, check po natin. Ayan po. Medyo naninikit po ang ating pork. Okay lang po yan. Mas masarap po kasi na maging toasted po or tusta ang ating pork. Hinaan lang po natin ang ating apoy. And then, i-cover pa ulit po natin siya para po matoasted pa po natin ang ibang pork natin. After po ng few minutes, ayan po. Ang bango po ng amoy ng ating pork. Ayan po, lumalabas na po yung mantika niya. Konting toasted na lang po, okay na po ang ating pork. Ayan po. Toasted na po ang ating pork, so iseset aside po natin ang ating pong baboy. Tanggalin po natin siya sa oil. Ayan po. After po niyan, magigisa na po tayo. Dito po tayo magigisa sa pinagprituhan ng ating baboy para po mas malasa po at mas masarap ang ating kinataang laing. Ito po ang ating pork fried na po. So, iseset aside po natin and then start na po tayo magisa. Unahin po natin ilagay ang ating ginger. Ayan po. After po ng ginger, lalagay po natin ang ating garlic. Ayan po, gisa lang po natin. Isusunod na rin po natin ang ating onion. Ayan po.
after po natin ikisa ang ating ginger, garlic, and onion, saka po natin ilalagay ang ating fried pork. Yan po. Okay na po itong ating ginger, garlic, and onion. So, ilalagay na po natin ang ating fried pork. Yan po. Sunod na po natin ilalagay ang ating salt. Ayan po. Haluin lang po natin. After po niyan, ilalagay na po natin ang ating coconut milk. Ayan po. Creamy-creamy po ang coconut milk natin. Sa coconut milk po, depende po sa inyo. Pwede po kayong maglagay ng mas marami, gawin nyo pong 2 to 3 cans para po mas may sabaw ang inyo pong ginataang laing. Ayan po, haluin lang po natin. Isunod na po natin ilagay ang ating chili or ang ating pong siling labuyo. Ayan po. Haluin lang po natin and after po niyan, pakukuluan po natin ang ating gata o ang ating coconut milk. After few minutes po, check po natin. Ayan po, kumukulo na po siya. So, ilalagay na po natin ang ating taro leaves. Ayan po, isang pack lang po ang ilalagay ko. Isoak lang po natin ang ating taro leaves sa ating pong coconut milk para po lumambot siya. Ganyan po. Halu-haluin lang po natin para po sumipsip po or i-absorb ng ating taro leaves ang ating coconut milk. Ganyan lang po. Halo lang po ng halo. Pag po kulang pa para sa inyo ang coconut milk, dagdagan nyo po. Ayan po. Katulad po nito, magdadagdag pa po ako ng isang can ng coconut milk. Sunod na po natin ilagay ang ating bagoong. Sa bagoong po, depende po sa inyo kung gusto nyo po ng marami. Sa akin po, 1 tablespoon lang po ang inilagay ko. So, halo lang po natin hanggang sa lumambot po ang ating taro leaves. Ayan po. Cover po muna natin and then wait po tayo for few minutes. Ayan po, malambot na po ang ating taro leaves. Ayan po, medyo naninikit na po siya sa ilalim. Mas maganda po yung ganyan para po mas lumabas o magkakanggata po siya. Lumabas po yung flavor o yung pong oil ng ating coconut milk. So, haluin lang po natin ang haluin. Almost done na po ang ating ginataang laing. Ayan po. Tikman po natin. Napakasarap po. Napaka creamy po ng ating ginataang laing. Yung pong bagoong, tamang-tama lang po ang alat. At yung pong coconut milk, creamy-creamy po. Luto na po ang ating ginataang laing. Ready to serve na po. Kain na po tayo. Kung nagustuhan nyo po ang ating video for today, don't forget to subscribe, like, and share. See you on the next video. Bye!